Hi guys, so nandito na yung aming in-experiment. Oh, ito yung in-experiment kong L120 na series. So, ang in-experiment namin dyan, oh ito. So, pansinin nyo. Ayan. So, ginawa namin siyang different. So, dito, pure black na siya. So, ito, black, yellow, magenta, at saka blue. So, blue, magenta ang gamit namin. So, sira kasi guys. So, paano ba isimula natin history? So, ang history to guys, sira din yung kanyang print head na black, sira din yung kanyang yellow. So, means pag sira, clog siya, barado na, hindi na siya kayang i-repair, hindi na siya kayang i-gamitan ng liquid solution. So, kahit anong bapad na siya, kahit anong linis na siya, hindi pa rin siya kayang tanggalin. So, naisip ko, wala naman kasi siyang detection sa ink. So, same ink lang din naman na-absorb niya. So, ang design lang sa logical ay color, eh, pwede naman. Wala naman pong side effect na mangyayari. Wala siyang ano, kasi na-test na namin to nung unang video ko sa part 3 ng video na ito. So, ang ginawa namin, standby na itong dalawa kasi nga, plug na siya, standby na siya. So, dalawa na lang ginamit namin. And then, iti-test natin siya sa print. So, doon sa mga gumagamit po ng printer, pag sira yung black nilang, ginagamit nilang color is blue. So, ang blue, nagiging dark blue. Okay naman po yun. Kaso, hindi talaga black. Kasi nga, sa printer na to, blue na lang at cyan ang mapapakinabangan natin. So, color blue na lalabas. So, ang ginawa ko, instead na blue ang ilagay ko, nilinis namin siya, di ginawa na lang namin po siyang black. Lahat yan, pati cyan, kasi dalawa na lang yung nozzle na goods. I mean, dalawa na lang po yung colors na good yung nozzle. Hindi po sila clog. Okay. So, try natin. Control A, select natin. Sorry, sira ang keyboard ko. Control A. Ang gumagana lang po dito ay yung red natin at saka yung blue. Kahit mapadark blue. Mapasiyan. Ayan. So, hindi na gumagana itong black na ito. So, yung pag kinilik natin red, black pa rin lalabas. Pag kinilik natin yung blue, black pa rin po yung magpiprint dyan. Ayan. So, ganun po. Ano. So, try natin. Red. Print tayo. Ayan. Hanapin natin yung model na de-detect niya. Epson L120. Check natin sa taas. Alin yung ready? Yon, may ready. Epson, copy. Okay, then itetest natin. Red siya, diba? Okay, test natin. Ipiprint natin. Oh, red. Tingnan natin dito. Okay, so yun lang guys. Yun yung... Ayan na guys, so moving na siya. So check natin. So, bakit ko siya ginawa? Bakit ko siya? Kasi kadalasan guys, dinidispose na nila yung mga L120. Which is, ang problema lang naman kasi is sira si black. So hindi nila mapakinabangan yung ibang colors kasi kailangan ng black. So what if gawin na lang natin silang black? Alam nyo yung model ng M200 na Epson na Xerox siya at printing pa siya ng black. So, nakagawa kasi ako nun kaya ginaya ko yung style niya. So, sabi ko, teka lang, okay naman. Gumagana naman siya. So, sige, what if gawa natin doon sa mga marami kasi akong customer na sira yung color black nila. So, ang last solution guys is gawan sila ng ganitong model. I-divert natin siya sa ibang colors. O, i-convert natin siya sa black yung ibang colors. So, yun lang guys para mapakinabangan nyo siya at maging track siya. Kung pang Xerox lang siya, Xerox lang siya. Mas maganda siya sa Xerox kasi pure black siya talaga. Ayan. So, ang disadvantage lang dito, papalitan nyo lang siya ng settings ng color. Yun lang talaga ang disadvantage kasi wala tayong settings na nakita na ang gagana lang is si color. So, wala. Pag grayscale, ang gagana lang talaga si black. Yun ang hinahanap ko. Pag kinilik natin yun, yun lang dapat ang gagana. So, wala tayong ganun. So, wala tayong magagawa. So, talaga ang disadvantage ito kundi palitan yung color. Kung may pictures naman kayo guys, ang gagawin nyo naman is papalitan nyo ng color sa color pictures. Yung pictures, kahit logo siya, papalitan nyo siya ng ibang kulay. Halimbawa,
i-correct niyo yung colors niya, gagawin niyo siyang blue, gagawin niyo siyang red para maging black lang siya. So ganoon lang guys, kasimple. Yun lang ang disadvantage niya. So meron lang kayong calibration, meron lang kayong resettings ng ating ano settings. Yun lang po talaga para lang siya mag-functions. Okay, medyo mahaba na yung video. So nagka-calibrate pa kasi kaka-insert ko lang dito. So hintayin natin siya. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda. So, kaya medyo makapal siya kasi iba kapal yung settings. Naka, ayan. Tingnan nyo, gano'ng kaganda. O, diba? So, sige, hanap tayo ng font. Palitan natin ng font. Gawin natin naka Berlin Sans FB kasi siya. Palitan natin siya. Kailang rounded kasi yung keyboard ko. Gawin natin Arial. Arial na lang natin. Tapos Control A. Yung gagawin natin yung blue naman. Control A. Then, sorry, blurred. Palitan natin yung color. Blue naman ang papaganayan natin. No? So, blue. Pwedeng dark blue, pwedeng blue, light blue, pwede siya. Black pa rin kasi ang lalabas. Control P natin. Print natin. Napakalino yan sa Xerox. Kung talagang black lang talagang gagamitin ninyo, ay mas the best yan guys. Ayan. Okay. So ayan oh. Ang ganda oh. Napakaganda. Okay, so yan lang guys. So, I hope na may natutunan kayo guys. Yung full video guys ito ay naka-upload sa aking YouTube channel. So, paano namin siya ginawa? Paano namin sila pinagplanuhan? Paano namin nabuo yung concept na to? Nandun siya guys. So, panoorin nyo siya guys. Supportahan nyo guys yung aking channel. At marami pa tayong gagawing mga experiment videos or using ating printers para sa ating mga dagdag idea na rin guys, kasi kung may mga ganito kayo, especially kung teachers ka, kung office ka, or technicians ka, is welcome. Itong ideas na to guys is free para sa lahat for educational purpose at makatulong. So, basta supportan nyo lang guys, just like or share or hearts guys ito sa FB page natin. So, maraming salamat and don't forget to subscribe to my channel and God bless. See you in my next video.